na panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, bubulan, aaraw. Hindi alam na ano na ito isa pwedeng maging pagkain. One or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign yan eh, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Sa bilangan natin, pag-uusap ang po natin ang mga negosyong pangkabutayan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Buico at ito po ang mag-agree na tayo. Ngayong araw, kasama ko po si Dr. Corazon Occidental at Dr. Sosie De Leon. Mga Doc, kamusta po? Kamusta, Amy? Magandang araw sa inyo lahat. Dr. Cora, kamusta ka na? Mabuti naman, Doc Sosin. Masaya akong nagkita ulit tayo. Magandang hapon sa'yo, Amy. Mag-agree tayo lagi, ha? Lagi tayo mag-agree, ha? Yes, mag-agree. Doc, balita ko, sapat daw ang mga baboy ngayong darating na kapaskuhan. Tama ba? Alam mo, dito sa Luzon area, medyo... tama lang ang baboy. Pero napakaraming baboy sa Visayas at Mindanao at wala namang problema doon. Yung pagpasok lang ng Visayas at Mindanao going to Luzon, yung sa pier ba or by land, yun ang kinakailangan i-plantyan. Pero definitely, ang bawat tahanan ay magkakaroon ng isang masagana na hapunan o tanghalian itong darating na Pasko't bagong taon. Hindi hadlang ang mapamuksang ASF, Doc Sosi. Ayan ang magandang balita sa ating mga kababayan. Pero Doc Sosi, ang hindi gagandahang balita, ngayong umaga, parang magkano na ang presyo, nasa 270 na nga po ba sa palengke? Talagang ganoon eh, dahil ika nga para naman bumawi naman yung iba. Pero darating ang panahon na babalik din yan. Tsaka hindi lang yun eh, hindi lang yun sa kakulangan, kung hindi yung mga raw materials. At hindi lang sa baboy, kung hindi sa poultry, sa ibang gumagamit ng mga feeds. Wala namang pagbabayan eh, lalo na yung mga imported na mga produkto. Let's say wheat, yung mga synthetic amino acids. Kaya talagang mangyayari yan. Walang pagbabayan. Kaya subaybayan natin. Kaya maging vigilant tayo. At itama natin at lalong makatulong tayo sa mga mamamayan. At sa dumarami namang mga manok, hindi naman dapat masiraan ang ating mga taga-broiler dahil ina-address naman ng gobyerno ang kanilang mga production. Ano bang nangyari? Bakit parang bagsak yata yung ayun, broiler? Yung kinakain natin, di ba? Yes po, Doc. And medyo naririnig natin na ating mga kasamahan sa pagbo-broiler ay hindi masaya sa mga nakaraang buwan dahil ang presyo nga ng broiler ay bagsak. So in short, nagsasabi sila na mukhang nalulugi. Uh-huh. Pero sir, ako ang point of view ko naman po doon, huwag pa rin mawawala ng pananampalataya sa gobyerno. And yung... average per year, maaaring nitong nakaraan, mababa, pero tataas naman sa susunod na buwan. And may mga months din naman na matataas yung presyo. So yung average per year, kikita din naman po siguro sila. Dahil yan eh, pag-agrikultura talagang ano yan eh, hindi malulugi. Yeah. Amy, alam mo ba na ang hirap din mag-broiler, kaya marami nagsiship sa layers eh, no? Bakit? Kasi... ang broiler, yung mismong kinakain natin, ano, lalo na sa mga institution, ay pwedeng mag-import eh, pwedeng umangkat. Unlike sa layers, wala tayong from ibang bansa dadating yung itlog dito. Mm-hmm. Kaya may mga pros and cons yan. Kaya siguro ano magiging topic natin ngayon itong araw na ito? Amy. Ako, Doc, yan, nabanggit mo na yung layer. Pag-usapan po natin ang layer farming dito sa Pilipinas. Mamaya may makakasama tayong eksperto na tutulong sa atin paano ba magsimula, ano ba kailangan, o ano ba ang market. Interesado po, magandang pag-usapan. Sabi mo nga, Doc Cora, ang presyo ng broiler ngayon mababa. So dito tayo ngayon sa mga itlog.
Correct, Miss Amy. Sige, ating talakayin ang pag-aalaga ng mga manok, hindi sa pagbo-broiler, kundi sa pangangitlog. Dok Sosie, may idea ka ba dito sa ano, usapang itlog? Ay, nung ako yung nag-aaral, pare, puro ang nakukuha kong grade, puro itlog eh. Kaya nga, ang sayang ka sa Dok Sosie. Alam nyo ba, Doktora Cora at saka Amy, na ang itlog, yan ang complete meal. Kompleto yan. At saka ang itlog, yan ang pinakamalaking cell. Cell, sa science, cell. Mm. Meron siya cell membrane, may cell wall, may nucleus. Yan ang simbolo ng buhay, ang itlog. Tama. Tama. At yun nga, hindi lang siya isang complete protein, kundi sa ngayon, siya isa sa pinakamurang source din ng protein. Amy, alin ang mas masarap? Scrambled egg, sunny side up, ano ba yung luto ng itlog? Amy? Ako po talaga, ang choice ko, personal choice ko is sunny side up. Masarap yan sa pandesal eh. Ah, ako naman gusto ko nilaga. Yon. Nilagang itlog sa umaga. Okay. Sige. Sabi po nila, kumain ka ng itlog nang ikaw ay bumilog. Yan ang natatandaan ko. Nag-aaral po ako. Ilan pwede kong kainin yes, itlog? Yes, sir. Para hindi ako, sabi nila pag nasa yeah, para maging fit kayo. Oo, sabi nila pag sumobra ka daw ay posibleng tataas ang kolesterol mo. Totoo ba 'yon? High blood daw, Doc. Totoo ba 'yon? Yeah. Doc, 'yan ang magandang itanong natin sa ating magiging guest. 'Yan ay tagapagtanggol ng itlog. 'Yan ang mga misconception na kailangan mawala sa ating mga mababayan. Okay. 'Di ba no, Miss Amy? Opo. Kaya mamaya, antabayanan niyo po, marami pa po tayong pag-uusapan tungkol sa itlog. At sigurado po ako na marami po tayong matututunan ngayong araw. Yan po sa pagbabalik ng Mag-Agree na Tayo. Nagbabalik po ang Mag-Agree na Tayo. Kanina po na pag-usapan namin ang mga itlog. Ngayon, ipapakilala po sa atin ni Dok Cora kung sino po ang eksperto na makakasama natin ngayong araw. Dok Cora? Maraming salamat, Amy. Ngayong hapon, masaya kong ipapakilala sa ating mga manonood ang ating guest farmer, ang aking magandang kumare na nagmula sa pamilya ng mga traditional layer farmers mula San Jose, Batangas. Siya po ay isang doktora, ina ng tatlong magagandang anak, ang isa po ay veterinaryo, at butihing asawa ni Sir Boy Osaita. Kapag may concern nga po siya, nagkukwentuhan kami tungkol sa business o kahit saan, hindi mahahalata. Dahil lagi po siyang maganda at fresh na fresh. Narito po ang ating guest ngayong hapon, si Miss Erich Gonzalez. Ay, mali po, si Doktora MR Osaita ng Gemsum Farms. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Dok Sosie. Magandang hapon, Mars, Doktora Cora, and Amy. Hi! Good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon din po sa ating mga taga-subaybay. Doktora MR, simulan po natin ang kwentuhan. Ano po ulit ang nauna, itlog o manok? Ay, kami po dito sa Batangas, ay may sagot na po dyan. Hindi po, lagi po yung pinagdiribatihan, hindi po ba? Pero pagdating nyo po dito sa Batangas, ay malalaman nyo na po ang sagot. Pag po kayo ay galing sa Lipa, ang nauna po ay itlog. Pag kayo po ay galing sa Batangas City, ang una po ay manok. So yan po ang sagot ng aming mga taga-Batangas. Okay. Amy, madagdag ko lang doon. Ano? Sa science, may sinasabi that merong special protein na nakita sa manok na talagang nanggaling, may nakitang special protein na nanggaling sa manok na nakita sa itlog. So, I would suppose, nauna ang manok. Oh. At saka sa Biblia, tanda mo, sa Biblia. Oh, di ba? Nauna ang lalaki. Ako kontra doon. Nauna si Adan, gano'n. Physical explanation. Yung joke ni Doktora Emar, geographic. Apo. Yes. Mahirap Doktora, eh. Doktora Saita, Wangkit, kapang tao ka, hindi ba katulad namin na veterinaryo, bakit ka pumasok dyan? Anong, bakit? Dapat nanggagamot ka, di ba, ng tao.
bakit nagawi ka naman sa layers? Bakit? Ang father ko po talagang nung 1972, ang kauna-unahan po talaga nilang negosyo ay layers. Kaya lang po ay dahil po sa hindi pa po ganun kadami ang mga bakuna, marami pa pong challenges nung mga panahon na yon na hindi talaga po na-address, eh nalugi po. Sa kasamaang palad ay nalugi po. Hanggang sa nag-bakery po sila. So, nung pong time na nag-bakery sila, ako naman po ay high school po noon, nangarap po na maging doktor. Hanggang sa nung nag-college po ako, bumalik na po ulit sila dito sa Batangas at nagsimula po uli sa layer. So, ako naman po ay medyo nung nagme-med po ako noon, med proper po, ay na-in-love. So, nakapag-asawa po ng maaga. Pero itinuloy ko pa rin po ang aking pagdodoktor hanggang sa kailangan po ng ina ng tahanan ng aking mga anak. Nakatapos na po ako noon. Ay kailangan ko pong i-give up ang aking career para po sa aking mga anak. And then, ay dahil nga po nakamulatan ko na rin po ang pag-iitlog at naging maganda naman po ang buhay namin, nabigyan naman po kami ng magandang buhay ng aking magulang sa pag-iitlog, kaya yun na rin po ang napili naming mag-asawa na simulan din ang negosyo. Yun. Ganda. Ganda ng istorya mo, doktora. So yun mismo, Doc Sosi, inspiration na eh, di ba? Oo. Para sa mga taga San Jose, Batangas. Doc Sosi, 'di ba ang Doc Sosi, Doc MR, 'di ba ang Batangas ngayon ang egg basket of the Philippines. So, saan kaya mas maraming layer farms, sa San Jose o sa Lipa, Doctora MR? O ang San Jose na po ang ano, ang idineklara bilang egg basket of the Philippines. San Jose City pala, hindi lang egg basket of the Philippines. Uh-huh. Egg processing plant pa or egg processing center of the Philippines. Pinaprocess ba yun? Ano ang ginagawa? Bakit pinaprocess ba yung itlog? Akala ko itlog ay sinitlog lang. Ano yung pinaprocess ba yun? Powdered egg po, sir. So, opo. Ang San Jose po ay kami nga po ang egg basket of the Philippines dahil kami po ay nagpo-produce dito ng around 7 to 10 million eggs per day. Opo, so ang population po, opo, ang population po ng layers dito sa San Jose ay around 12 million. So, kaya kami po ang idineklara bilang egg basket of the Philippines and kami rin po ang egg processing capital of the Philippines. Kasi ayun, kami po ay nagpa-process din po dito ng itlog. Ginagawa po namin siyang pasteurized. Wow! Galing, ha? Dok MR, gano'n naman kahalaga ang egg production sa ating bansa, sa ating ekonomiya. Total, nasabi mo na kayo ang egg basket and processing of the Philippines. Opo. Sa buong Pilipinas po, ay 37% po ng egg production ay nanggagaling po dito sa Calabar Zone. So, and very recently lang din po na pag-alaman po na ang growth po ng sa layers ay 8.8% sa agri sector po ay ang pinakamalaki po ng growth ay nanggagaling po sa layers. Ayun. Ang ganda. Yeah, magandang balita sa agrikultura talaga ang layer farming. Eh, may tanong naman ako sa'yo, Doktora Emar. So, napakadami palang nag-aalaga sa San Jose. Ano, ngayon ko lang po nalaman din, Dok Sosi, akala ko kalat-kalat eh. So, hindi ba naman nagkakaroon ng competition sa mga magkakapitbahay? At paano nyo naman hinahandle yon? Actually, ano po eh, ang San Jose po kasi, ang treatment nga po sa amin dito, isang malaking farm. So, pagdating nyo nga daw po ng San Jose, eh, ang sabi nila, amoy ipot daw po ang San Jose. Pero sa amin, ay amoy pera po iyon. Yun. Hindi po, opo. Kaya sanay na rin po kami dito na pare-parehas po yung negosyo namin. So, sa halip po na kami ay mag-trato namin na competitor namin ang bawat isa, nagtutulungan po kami dito para po hindi kami pasukin dito ng mga sakit katulad ng bird flu. Kaya kung mapapansin nyo po, nagkaroon po ng bird flu outbreak sa Norte, kami po dito sa Batangas ay hindi po kami pumasok dahil, na pinasukan dahil po ang
private po and ang government sector po namin dito, nagtutulungan po para po mapanatiling matatag ang industriya ng pagmamanukan dito sa San Jose. Doc, paano naman kung gusto ko magsimula ng layering business, layering farming, paano ba at ano ba ang mga kailangan ko? Opo. Ang una po ay alam naman po natin na ang layer business po talaga medyo malaki po ang investment, malaki po ang kailangang kapital. Pero aside po doon sa kapital, kailangan din po ng kaalaman para po mapanatili nating healthy ang ating mga manok. And aside from sa kaalaman po, dapat po ready rin po tayo kung papaano rin po natin i-market ang ating mga itlog. Pero sa lahat po ng iyan, dapat po ay determined po tayo. Kung baga po ay meron po tayong drive to succeed, kasi kahit ano naman po ang ating pagsimulan, kailangan po talagang decidido po tayo. Hindi po tayo aayaw sa kalagitnaan. So, sabi nila, importante daw ang market. Tama ba na bago ako dapat magsimula ng layering ko, dapat may market na ako? Opo, importante po ang market. Kaya po, ngayon po, marami po ang nagkaroon po tayo ng ano ng problema po sa pagbababoy dahil nagkaroon po tayo ng ASF. Marami po ang lumipat sa pag-iitlog. Kaya po medyo ngayon po sa kasalukuyan ay nagkakaroon po ng problema ang pag-iitlog, bumagal po ang pagbebenta ng itlog kasi yun pong mga ibang pumunta sa pag-iitlog ay wala naman pong market. So, ang tendency po nila ay ibagsak nila yung presyo ng itlog para lang po mabili. Kaya napaka-importante po na bago po kayo pumasok sa pagmamanukan, kailangan po ay mayroon din po kayong handa na market para po sa inyong produce. Dadagdag ko lang, sinasabi niya egg basket, yun ang nasa south, ano? Pero nung panahon namin, way back 1960s, yung Minalin Pampanga ang egg basket ng Pilipinas. Pero na-overtake ka na ng Batangas, no? Dagdag ko lang din na marami mga commercial farm na babuyan na nag-shift ngayon sa paitloging manok. Ang tanong ko, Doktora Usayda, maaari bang bumagsak, tuluyan yan o anong tingin mo? Dahil maraming nag-shift ngayon dyan eh. Opo. Sa mga ganyang pagkakataon po ay ang na-oobserbahan po namin kasi nagiging trend na rin po iyan ng ano noon pa po kami po ay 25 years na po sa pag-iitlog. Ang Jemson po ay 25 years na, hindi pa po kasama yung pinagsimula ng aking mga magulang. Normal po iyan na kapag ka po gumanda po ang presyo ng itlog, nababalitaan po na maganda yung kita sa pag-iitlog, so marami po yung pupunta, marami mag-i-invest sa pag-iitlog, babagsak po yung presyo. Pero ang matitira po dyan, yun din pong may mga sapat na kaalaman din kung paano mapapanatiling matatag yung kanilang mga negosyo. Kasi po, yung iba po, kapag ka po ganyan, na bumagsak na po yung presyo, hindi po nila alam kung paano ang mapaganda yung production nila, hindi efficient yung production nila. Tapos ang hindi po sila sanay mag-market, so ang tendency po, ibabagsak nila yung presyo nila, sila rin po yung unang umaalis, sila rin po yung unang umaayaw. So ang matitira din po, yung mga malalaki or yung mga may mga sapat na kaalaman. Kaya po kami nga po, nung nagsimula po kami, talagang very challenging po talaga dahil yung pinipick up lang po ng mga traders, yung aming itlog sa farm. So, nahirapan po talaga kami. Kaya ngayon po, ang naging action na rin po namin, meron na po akong anak na veterinaryo para po tumutok doon sa farm. So, para po sa ganun, alam na po namin nakatutok po sa farm level pa lang, maiwasan yung mga sakit, ganyan. Tapos yung isa ko pong anak, siya na rin po ay katulong namin sa pagmamarket ng itlog para na lang din po ay, ika nga po ay tutok na tutok po ang buong pamilya sa negosyo. Family business po talaga. Doc Cora? Ang ganda ng ano nila, no? Ang ganda ng roadmap ng family business nila na pang long term talaga. And ako wala naman akong tanong. Doc Sosie,
Gusto ko lang pong mag-comment further na tungkol sa talagang medyo nakakakaba din kasi dumagsa ang mga layer farmer eh, mga nag-convert kasi nandiyan na yung mga building nila, yung pong mga nangatakot na magka-problema ng ASF. Niisip ko naman po siguro mga adjustment period nila ngayon. Pero eventually hindi naman siguro para magka-problema ang marketing. Sir, ito po ang sa aking point. Kasi kung sa per capita consumption naman dito sa Asia, meron po tayong data dyan, parang iwan pa rin naman po tayo by 30-40% kumpara sa ibang third world country. So siguro kailangan tulungan natin ang mag-itlog na i-market talaga. Ano po, sir, yung awareness? Pwede bang simulan natin na Amy, Dr. Cora, tanong ko lang kay Dr. Osaita, nakita ko kasi parang merong dalawang palapag, may tatlong palapag na kulungan at saka nagkakasya sila sa ganong kalaking kulungan at ilang manok. Lima ba yan o tatlo lang o apat ba yan? And then ilang beses sila nangingitlog sa isang araw? Opo, marami. Ang isang manok po, isang beses lang po talagang mangitlog yan sa isang araw. Kasi po ang egg laying cycle po ay nagaganap sa loob ng 25 hours po. So isang beses lang po talagang mangitlog ang bawat isang manok. Doon naman po sa tanong nyo na kung ilang pong birds ang kasya sa isang kulungan ay nakadepende rin po yan sa specs po ng bawat gumagawa po ng cages. Karamihan po dito sa atin na yung pong ginagawa dito sa Pilipinas ay mga tatlo lang po ang nagkakasya. Yun naman pong sa amin, meron po kaming kulungan na apat po ang kasya. Yun naman po ay nanggagaling naman po sa ibang bansa naman po. Ah, okay. Nakakulong sila eh. Tapos tuka lang sila ng tuka, pag feeding time, ilang beses silang kumakain. Mm-hmm. At saka may narinig ako na kinakailangan may ilaw daw, kailan papatay ng ilaw, kung hindi, hindi raw mangingitlog. Mm-hmm. Pwede bang pakipaliwanag mo yun, Dr. Evan? Bawat manok po kasi, bawat edad po ng manok ay meron po iyang lighting program kung tinatawag po natin para po malaman po natin kung kumbaga ay kung handa na yung manok para sa pag-itlog. Kung hindi pa po siya handa, kaysa po siya ay mag-prolapse lang, ay hindi po muna natin siya iniilawan. Hanggang unti-unti po, habang inihahanda natin ang katawan ng manok, unti-unti po natin ini-increase yung oras na ma-expose po siya sa may ilaw. Doc, anong mas magandang alagaan kung magsisimula ako? Sisiw o ready to lay? Karamihan po nang nagsisimula, kung hindi pa po sila masyadong gamay sa pag-aalaga ng manok, ang kinukuha po nila ay yung ready to lay. At least po, ang tututukan na lang nila ay yung laying cycle po niya. Pero kapag ka po matagal na kayong nagnenegosyo sa itlog, katulad po namin, kami po ay pinipili po namin palakihin ang aming mga manok. Nagsisimula po siya sa day old po kung idating para po alam namin yung history ng mga manok namin, kung ano po yung naging sakit niya doon sa during the first 16 weeks of age po niya. And also, ano po ba yung mga bakuna na ibinigay namin para po pagdating po ng laying stage po niya, ay alam na po namin kung paano siya i-manage. Kasi from day zero po, nasa sa amin na siya. Kung ika nga po ba ay mula nung baby ay inalagaan namin, pagtanda po, alam na namin kung ano yung magiging ugali nung bata. Ganon din po sa pagmamanukan. Kailangan po ay mas maganda po kung kayo po ay may capacity na alagaan mula sa day one yung inyong mga sisiw, mas maganda po iyon. Di ba iba-iba yung mga sizes ng itlog, Dr. MR? May small, medium, at large, at saka jumbo. Ano naman yung pinaka gusto mong ibenta? Ano yung market mo na favorite mo na size? At bakit? Opo, kami po kasi ay ang market po namin ay meron po kaming supermarket, meron po kaming mga bake shop, restaurants, and manufacturing. So karamihan po yan ang nire-require po nila kapag supermarket, medium and large po. And then yun po mga big shop and other manufacturings, usually po large. Kaya yun po ang favorite kong size, medium and large. Ayun, masigurado ang kita. Dadagdag ko lang, Doktora, no? Binanggit mo na manufacturing, bakery. Bakit hindi ka ba nagre-rely sa trader? Hindi ka walang kumukuha mga trader sa'yo na walk-in, na kumukuha ng bulture na trader? Nung una nga po, nung nagsisimula pa lang po kami,
nagre-rely po talaga kami sa traders. Karamihan po yan talaga, walk-in sa farm. Kaya lang po, ang nagiging problema po namin kapag ka po bumagal ang demand po ng itlog, nawawala po ang traders. Hindi na po namin mahagila kung nasa saan. So, ang itlog po namin, hindi po namin alam kung saan dadalhin. Kaya po talagang gumawa po kami ng paraan para po mapasok na po namin yung mga institutional market para po diretso na po kami ang mag-deliver sa kanila para rin po ma-maintain din po namin yung freshness ng itlog namin. Ika nga po kami ay gumagastos po ng malaki para makaproduce po kami ng quality na itlog. So gusto po namin talaga makarating sa mga consumers na fresh yung itlog. Kaya po kami, dumiretso na po talaga kami sa market. Yung po, in short, wala silang middleman, kaya mas maganda. Oo nga, ang ganda, ang galing. Oh. Ang galing, oh. Yung po bang, sabi mo, wala nga middleman. So mas malaki ang ano natin dito, no? Ang kinikita natin dito. Kasi direct nasa market, from farm to market na talaga tayo. Ang tanong ko naman po, paano kayo nagpa-pricing? And yung inventory, gaano po ka-importante ang inventory sa layering farm? Actually, meron naman din po kaming middleman, pero napakaliit lang po na porsyento ng aming production. Meron din po. Para lang po, kumbaga, ika nga, ay lahat po ng market, kailangan meron tayo para rin po maging stable yung ating distribution ng itlog. So, sa pricing po, iyan naman po ay unang-una po nakadepende rin po kami sa aming cost to produce. Malaki pong percentage yung ikinoconsider namin ng aming cost to produce. And sa amin po kasi, since ang quality po ang pinaka-numero uno na pinangangalagaan namin, so usually po ay meron po kaming premium price for the quality. And also, isa pa po ay talagang ang pinoproduce po namin ay iniiwasan po namin na gumamit ng mga antibiotics, gumagamit po kami ng mga organic acid blends and essential oils para po masiguro namin na malalakas ang aming mga manok at hindi po siya gaanong lapitin ng sakit. And then ang isa pa po na kinoconsider namin para po sa pricing ay yung amin pong mga accreditation, kasi ang Gemsan po ay HACCP accredited po iyan. Tapos halal din po tayo and GAHAP din po tayo. So, yun po yung mga accreditation talaga na inaalagaan namin. Yung mga sizes, di ba merong malaki, may maliit? Bakit may ganun? Halimbawa, pare-pareho naman din yung pinapakain natin sa ating mga manok. Ang size po kasi ng itlog, nagdidepende din po iyan sa edad ng manok. Nagsisimula po iyan sa mas maliit pa po sa small. Ang tawag nga po namin ay no weight. So, nagsisimula po yan sa no weight, peewee, PL, bago pa po maging small. Habang maliit po ang bata pa po ang manok, nagpo-produce po siya ay maliliit na itlog. At haba po siyang tumatanda, lumalaki po yung itlog niya. Kaya po, kapag ka po matandang manok, karamihan po dyan, large, XL, jumbo, dyan po makukuha yung mga sizes na ganon. Pero pag batang manok po, nandun po yung mga maliliit na size. Kanina po, na-share sa akin ni Doc Cora, yung tungkol po sa maputla na yolk, Doktora, no? Sabi... Oo, kung ilang percent, gusto ko itanong kay Doktora Emar, kung bumibili din ba siya or gumagamit din ba siya ng wheat, o ano mas gusto niya, pure corn ba siya, 100%, o gumagamit din siya ng wheat? Opo, kami po as much as possible, kasi may minimaintain po kami dun sa color fan. Sa manok, sa itlog po kasi, yung minimeasure din po namin yung kulay ng yolk. So kung gusto po natin na mas madilaw, mas gagamit po tayo talaga ng corn. Ayun. Ganon. Opo. Kung ika nga ay mas mataas yung percentage ng corn natin kesa sa wheat. Kung baga alternative na lang po natin ang wheat kapag ka talagang hindi na po natin kayanin yung pressure ng corn. Pero most of the time po talaga ay puro corn po ang ginagamit namin. Corn, soya lang po talaga ang diet ng manok namin. So, yun ang magandang balita din sa ating mga ibang magsasaka, di ba? Agriculture, meron tayong crop section, 50% nga crops, 50% livestock, poultry. So, anyway, kung ganyan na campaign din naman ng mga layer farmer ang paggamit ng mais over wheat, kasi yung wheat ini-import it's your own, di ba? So, magandang balita din yun sa agrikultura, di ba? Na talagang sa ikagaganda ng yolk ng manok, dapat corn. Quality po talaga.
Yan ang binibenta natin. Matutuwa ang mga taga-Pangasinan at saka taga-Isabela, di ba? Pag dumadami ang mga layer farmers. Kasi lahat po dito nabibigyan ng trabaho. Yung nag-layer farm and then yung mga magsasaka na kasama po natin. Ah, oo. May tatanong lang ako. Ako naman doon sa koleksyon ng itlog. Ilang beses bang mangolekta ng itlog sa isang araw? Pwede ba ng isang beses lang o dalawang beses? Tsaka bakit minsan may nakikita ko basag? Paano nangyayari yun? Ah, ang collection po ng itlog ay nakadepende rin po iyan sa farmer. Kung gusto niya po nang malinis na malinis yung itlog niya, ay di mayat maya po. Kasi syempre karamihan po natin ang type ng building natin dito sa Pilipinas, open-sided po eh. So talagang nakakapasok po ang mga langaw dyan. So ang kung mas madalas po ang ating collection, mas malinis po ang ating itlog. Ganon. Ang sa amin din naman po, meron din po kaming mga buildings na naka-conveyor po. So yun po ay naka-timer na rin po yung pagtakbo ng conveyor. So ganun po. Okay, okay. Automatic. Automatic. Opo, automatic na. Para mas siguradong mas malinis din. Anong kadalasan? Kung anong i-advise mo, Dr. Emar? Ilan dapat? More or less? More or less po, usually po kami every 2 hours. Hanggat maaari po, every 2 hours ang egg collection namin. Aha. Every 2 hours, ibig sabihin, napakaraming manok ni Doc Emar. So 25 cycles, 25 hour cycles, di ba? Every 2 hours. So ngayon po, yan, nabanggit na po natin ang waste management. Doc, paano natin pinapanatiling malinis at paano natin minamanage ang mga dumi ng ating alagang manok? Sabi nga, minsan, kasi yung bahay po ng lolo ko, nasa tabi ng manukan eh. So minsan, pag humangin, maamoy mo yung amoy ng manok. And sabi po nila, hindi daw yun healthy. So paano po natin pinapanatiling malinis ang ating manukan? Paano natin napapanatiling hindi tayo nagkakaroon ng problema sa ating mga kapitbahay? Opo, Miss Amy, marami na tayong... Doc, putulin ko muna. Magbe-break po muna tayo. Sasagutin po ni Doc Emar ang waste management sa mga manukan sa pagbabalik nang mag-agree na tayo. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Kanina po, iniwanan natin ang tanong si Doktora Emar, paano ba i-manage ang mga dumi ng mga alagang manok? Paano mapapanatili ding malinis ang mga kulungan? At yung mga premium quality ng mga itlog ng manok, paano natin ito ma-achieve? Doc Emar? Ayan, so sa ngayon po ay talagang lucky po tayo kasi tayo po ay nagpo-produce ng sarili nating feeds. Hindi po tayo bumibili ng commercial feeds. So kahit papano po ay nakokontrol po natin kung ano yung ilalaman natin sa feeds. At marami na rin po ngayon na available po sa market para po mapaganda natin yung quality ng feeds na ibibigay natin sa mga manok. So sa ganung paraan po ay maiiwasan din po natin na maging... lapitin ng langaw, ika nga, yung mga ipot ng manok. So natutuyo po natin siya ng husto para po hindi siya masyadong lapitan ng langaw. So sa ganung paraan po ay makokontrol po natin ang amoy ng ating mga buildings, ng ating paligid. So isa po iyon. Ang pangalawa po ay yung pong madalas na koleksyon ng dumi ng manok. So, yun po yung mga paraan para po mapanatili po nating malinis ang ating ang hangin sa ating kapaligiran at mapanatili rin pong malinis ang shell ng ating itlog kasi kung wala pong langaw ay mapapanatili po nating malinis ang shell ng ating itlog. Yung pala yun. Galing. Napansin ko, doktora, parang sinasabi nila na dapat hindi mababasa yung dumi nila, yung ipot nila. Tama ba yun? Kung hindi, aamoy. At saka mayroong, ano ba yung dryer na sinasabi nila? Sa ilalim daw ng kulungan, may ilalagay kang dryer. Paano ba yun, doktora? Opo, tama po kayo dyan, Dok Sosi, na kailangan po mapanatiling kuyo ang ipot para po hindi mangamoy. At ang isa pong paraan din po dyan ay yun pong lagyan natin ng dryer yung ating mga kulungan. So yun pong nasa sa taas po ang manok bago po
bumagsak sa lupa ang mga ipot, ay meron pong babagsakan muna yan. Pwede pong yung mga kawayan, yun po yung ginagawa natin ngayon, para po doon muna po siya mahahanginan, matutuyo, bago po siya bumagsak sa lupa. Sa ganung paraan po, maiiwasan po natin maging malangaw ang ating mga buildings. Ganun pala yun. Okay. Yun pong market, meron po tayong market ng mga cracked eggs. Meron pong bumibili sa atin dyan, na binibenta rin po sa palengke, sa mga lumian, marami pong kumukuha niyan. Yun pong mga burger stand, na mga maliliit na burger stand, yan po yung kinukuha nila para po sila ay makamura. Yan naman po ay maliit lamang po na porsyento, kasi ngayon po, katulad po ng nasabi ko, marami na pong makabagong teknolohiya na idinadagdag po natin sa ating feeds para po mapanatili po natin na maganda ang eggshell quality para maiwasan po natin ang maraming crack. Dr. Eman, ako'y ordinaryong nakaipo lang ng konti o may konting separation o retirement. Sabi nila, 125 pesos per bird sa isang kulungan. Magkano naman yung RTL? Kung ako'y, dahil hindi pa nga sabi mo, hindi sanay. Magkano naman po ang magiging puhunan tsaka yung patuka? Ganong karami po naman yun? Opo. Yun po. Sa ngayon po, ang isa pong RTL ay 320 pesos per head. Ang isa pong RTL. Tapos, ang pagpapagawa po ng building ay... Actually, ang isa pong computation namin na mas madali po namin computation sa 8,000... sa 12,000 heads po na manok, kailangan po natin dyan ng mga 8 million pesos po para sa 12,000 heads na manok. Doktora, hindi pa kasama ang lupa doon, doktora? Hindi po kasama ang lupa, pero kasama na po ang ating building, ang cages. Building at stock. Cages, a building, RTL na po iyon. And then yung pong patuka na ipapakain nyo sa kanya hanggang siya po ay mag-break even. Malaki pa lang kapital niyan, doktora. Hindi ko kaya yan. Pero halimbawa, gusto ko lang magsimula na pwede ba 50, yung backyard lang, 50, 100. Mm-hmm. Paano namin gagawin yan? Paano namin gagawin? Meron po ngayon, meron po dito sa isa sa kasamahan namin na gumagawa po siya ng cages na ang laman lang po ay 48 heads. So, pwede pong magsimula sa ganon hanggang pag-aralan po, unti-unti, hanggang sa lumaki. Kasi ganon naman po talaga, ang key to success, start small po. Kasi pag nagsimula po kayo ng malaki, malaki agad ang mawawala sa inyo, malaki agad ang malulugi kung hindi nyo po gamay ang operasyon ng negosyo. So, mas maganda po, magsimula po tayo ng mas maliit para po, unti-unti, pag-aralan natin, magdagdag po tayo ng kapital, yung kinita po natin, idagdag natin sa ating kapital hanggang sa lumaki po. So Dr. Emar, yung nabanggit natin, babalik naman ako sa malaki. Galing si Doc Sosie dun sa mga maliit. Naisip ko lang kasi kung for example itong 8 million na ihahandang halimbawa magkakamag-anak, magsosyo, Doc Sosie, isang pamilya, gaya ng mga practice sa Batangas, ganun eh. Mayong kooperatiba, magkakamag-anak yan eh. For example, itong example mo pala na maghanda ng mga 8 million para sa isang 12,000. Ano ba yun, Dr. Emart? Conventional ba yun o modern type building? Ang tawag po namin doon ay semi-automatic na po. Bali, elevated na po siya. Pero po yun pong feeding po niya ay itinutulak po. Yung sinasabi mong tinutulak, parang semi-automatic, parang sinasabi nila, tama po ba yun na pagkatapos magpakain, mga ilang oras pa, tsaka nangingitlog. Nakakatuwa eh, mayroon daw oras ng pangingitlog. At tsaka pag daw kumain... Opo, sa umaga po... Kinakalat yung pitch, paano po ba yun? Paano management po doon? Sa umaga po kasi, halimbawa po ay alas 5 po, nagpakain, bubuksan na po natin ang ilaw. Kasi sa gabi po, pinapatay po natin ang ilaw, tulog din po ang manok eh. Doon po siya, nagpapahinga rin po siya para po mabuo niya yung itlog niya. So sa mga alas 5 po ng umaga, bubuksan po natin ang ilaw, magpapakain po tayo. Pagkakain po nila, magsisimula na po silang mangitlog. Ganun po. So, una muna kain bago itlog, ha? Ganun pala. Opo, kakainin muna natin. Palagay ko, sir, kailangan, oo.
Doktora, hi. Doktora Emar, isa pang tanong. May nakita ako na yung tubigan nila ay parang mahaba lang na gano'n na maraming tubig. Pero meron naman na tinutuka ng manok. Tinutuka ng manok. Anong tawag doon? Tsaka yung ordinaryong may mahabang tubig na lalagyan. Anong pagkakaiba po nun? Alin na mas maganda? Ah, opo. Nung una pong, mga unang-unang panahon pa po, talagang yun po yung sinasabi nyo, yung mahaba. Opo. Yung mahaba po, opo. Tapos bubuksan natin yung grip po sa dulo. Tapos, ayan na po, dadaloy na po ang tubig hanggang dun sa dulo. Ano po? So, yun na po yung ano, yun na po yung iinumin ng manok na na tubig nila para po sa araw na iyon. Ang hindi lang po kagandahan sa ganyan ay naluluma po yung tubig at saka dumudumi po yung painuman. Ngayon po, ang uso na po ngayon ay yung pong parang meron silang kanya-kanyang maliit na ano na cup. Parang painuman, cup. Opo, may maliliit na. Tutukain po nila yon para lumabas yung tubig. So, hindi po tayo nakakasayang sa tubig at saka depende na rin po yun sa pangangailangan ng manok kung kailan niya lang po kailangang uminom, saka lang po niya tutukain yung nipple drinker. Yun po yung kagandahan. Aba, marunong tumuka yung manok na paunti-unting gano'n, ha? Galing, ha? Doc Emar, anong breed naman ang magandang alagaan? Anong breed ng manok ang dapat nating alagaan? Opo, sa amin po kasi, nagme-maintain po kami ng dalawang breed ng manok kasi bawat po breed ay may kanya-kanya po yung strength. Ika nga ay may kanya-kanyang galing na ipinagmamalaki. Hmm. Katulad po ng Loman. Ang Loman po ay malalaki po ang itlog. Compared po dun sa DeKalb na breed na mas maliliit po ang itlog niya pero mas matagal naman po yung laying period niya. So, depende na rin po yan sa atin. Kung halimbawa po tayo, ang market po natin as may mas marami ang kailangan ay medium egg. So, doon po tayo sa DeKalb. Kapag naman po ang market natin, mas malalaki ang itlog na kailangan, ay di doon po tayo sa Loman. Ano naman po ang epekto ng pandemya sa mga katulad niyo po na layering farmers or layer farmers? Ayan, nung unang pumasok sa atin itong pandemya nung nag-lockdown po, ay talagang kami po ay naapektuhan dahil po dun sa lockdown. Yun pong mga basag na itlog, hindi po talaga yan mabili. Dahil yan po ay sa mga Lomian, sa mga sabi ko nga po, mga burger stand, yan po yung mga binibili, saka po sa palengke, yung ating mga talagang kulang sa budget, yan po yung binibili. So yun po, nung nag-lockdown, wala, sarado ang ating mga wet market, supermarkets lang po ang bukas. So yan, hindi naman po yan talaga nabili noon. Ang kagandahan naman po, nakatulong naman po tayo doon sa mga nangangailangan ng pagkain. Yun po mga bigla ang nawala ng trabaho. Ganyan. So, ipinamigay po natin yon sa lahat ng mga nangangailangan ng pagkain ng mga panahong iyon. So, yun po naman yung kagandahan. Ika nga ay brighter side nung hindi mabili ang mga basag na itlog at saka po yung mga off-market size natin. Like yun po, mga maliliit na itlog, hindi pa po yan marketable size. So, ipinamigay po natin yan. Pero, ang kagandahan din naman po, ngayong pandemya po, ay marami rin pong naging kabuhayan ang ating mga nawalan ng trabaho. Kasi ang ginawa po nila ay sila po ay pumupunta sa farm at pumipick up po sila gamit yung kanilang mga personal na sasakyan para po bumili ng mga 30 tray na itlog at ibebenta po nila yan sa mga subdivision nila, ilalako po nila yan. So nagkaroon din po talaga sila ng source of income. Ika nga ang mga Pilipino, magagaling tayong dumiskarte. Kahit yan sa pandemya, mabubuhay tayo kasi magagaling tayong dumiskarte. Tora. Ang ganda. In short, nagkaroon ng alternate livelihood. Yes po, yes. Doktora, ako'y mahilig sa patamis. Totoo ba na ang leche plan, maraming itlog yan? At saka ano na ba ang gamit ng itlog sa pagkain? Opo, madami po ang madami pong itlog ang ginagamit sa leche flan, lalo na po kung ang recipe po ng leche flan ay puro yolk. Yung pong iba kasi ang ginagamit lang nila sa leche flan ay yolk. Yung iba naman po, yolk and white magkasama. Ayan, so
At sa pag yun na po ang itlog po kasi ano yun eh cheapest source of ano protein, kaya staple food na po yan ng mga Pilipino, hindi na po natin nakakalimutan ang itlog. Kaya slowly po tayo humahabol na rin po tayo sa per capita consumption ng itlog. Though sa buong Asia po tayo pa rin ang pinakamababa. Pero ngayon po unti-unti na po na-educate ang ating mga kapwa Pilipino na kailangan natin ng itlog para mabusang ang ating immune system. Ng itlog, hindi naman po bad cholesterol ang dala niyan, kundi good cholesterol. So, kaya very promising po ang ating ano pag-iitlog. Very promising ang ekonomiya ng pag-iitlog ngayon dahil unti-unti na pong natututo ang mga Pilipino. Kanina po napag-usapan namin nila Doc Sosi, ilang itlog ba yung pwede sa mga, alam niyo na, medyo senior. Mataas daw ba ang ano ang cholesterol ng itlog? Kayo Doc MR, ano ba ang masabi mo dito sa statement na nakakataas daw ng o nakaka-high blood daw ang itlog? Hindi na po 'yan. Iyan po ay mga ano, mga lumang paniniwala pa. Mm-hmm. Nung ating mga ninuno noon siguro, baka kaya naiisip ko nga, baka kaya yan yung ipinamulat sa atin ng mga ninuno para makatipid, eh, di ba? O, kasi mahal ang itlog. Tama. Kasi nabi nakakataba. Panahon, yes, nung unang panahon, mahal ang itlog, di ba? At saka nasa sapugaran pa yan, di ba? So ayaw gusto ng ating mga ninuno noon, mapisa ang itlog para maging manok. So, tinatakot siguro nila tayo na, ay, bad cholesterol yan, di ba? Pero ang tunay naman po at ngayon naman po ay pinagtitibay na rin ang ating mga doktor na safe pong kainin ang itlog. Ika nga ay, dati nga po sabi, an egg a day is okay. Pero ngayon po pinagtitibay na dalawang itlog, pwede na po yan, pwede na rin natin kainin. Meron pa rin nga pong mga cardiologists na nagsasabi, pwede ang apat na itlog pero dalawa lang yung kakainin mong pula. Yung dalawa, puti. So, ganun po. Unti-unti na pong naaano natin. Ayun. As a follow-up to that, Doctora Emar, Doc Sosi and Amy, meron kasing practice ngayon yung bodybuilding na kailangan kakain ba ng hilaw o nilagang itlog up to 8 pieces. How true is that? Opo, yung pong white, Doctora Cora, yung mga nagba-bodybuilding, white po talaga yung kinakain nila. So kahit po 8 pieces ng eggs, kasi pampalaki po ng muscle. Ayun, no? Kita mo, another market. Eh, usong-uso pa naman ngayon na... Mga nag-gym, Doc Cora. Gym buds, yung tawag dyan. Pupunin na lang ang kakainin ko. Para lumaki. Palagay ko, Doc, pwede pa. Kaya. Siguro sa grupo natin eh akong pinakamatanda na ano. Noong ako yung bata pa, mga way back 1960s, pag nagkakasakit kami, anak, eto Royal True Orange, yung soft drinks. Ano, kaya sarsi, lalagyan ng itlog. Oo. Nakakalakas pala yun. Nakakalakas yun. Yan ang traditional din. Yes, oo. Totoo yun. Ako na din yung po, diba? Para na rin tayong kumain ng ano, ng manok, 'di ba? At saka ng baboy kasi protein eh. Kaya siguro nung unang panahon ng ating mga ano, mga ninuno, lalagyan ng ilalagay sa ano, sa soft drink, sa saan nga 'yon, Doc Sosi, sa Royal ba? Royal or Sarsi, sa Sarsi. Oo. Sarsi. 'Di ba? Siyempre kasi tayo nun, sabik tayo, hindi tayo basta-basta makakainom ng Sarsi, kundi may sakit lang at saka Royal, yes, 'di ba? So, lalagyan nila 'yan ng itlog. Lalagyan nila ng itlog para may protein ka na, pampalakas. Amy, parang kinakapos tayo ng oras. Pero pwede ba samantalahin ko? Alam mo, sa totoo lang, ngayon lang tayo nagkaroon ng guest resource person o guest speaker natin ngayon na babae. Yes. At nasa manok din ang kanyang linya. Pwede bang, Dr. Eman, sasamantalahin ko, Dr. Osaita, minsan naman, makapasyal ako sa farm nyo. Mm-mm. Gusto kong mag-layer eh, mag-layer. Sure po, anytime po, Doc Sosi. Welcome po kayo dito. Ayun. Kayo po ay makakadalaw dito sa amin at open po kami para ituro kung ano man po yung maitutulong namin sa pagmamanukan. Ang akin pong anak ay isang veterinaryo din po at ang aking pangalawang anak po ay matutulungan din po kayo sa kanyang expertise sa marketing.
Yan, ganyan. Kind. God bless your kind heart, Doctora Emar. So aside from, kita nyo na walang tigil ang kanyang ginawang ayuda nung pandemya. Eh, pinamigay niya yung mga tiris niya na itlog para sa nangangailangan, hindi ba? So ganyan kaya yung mga ganyang tao eh, pinagpapala at lalo pang pagpapalain. Doc Emar, maraming salamat po. Kulang po ang oras na meron tayo para pag-usapan ang iyong negosyo. Pero naniniwala po ako, marami po natutunan at marami po ang naengganyo sa napiliin po ang layering farming, ang industriyang ito. Isang oras na naman po ng talakayan na may laman at may kaalaman. Doc Emar, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Nag-enjoy po ako. Nako. Opo, at natutuwa din po ako na kahit papaano po ay nakapagbigay po tayo ng kaunting kaalaman sa ating mga kababayan. At maraming salamat po for having me. Thank you po sa ating po mga tagapanood. Dito na po matatapos ang episode ng araw na ito. Maraming salamat po. Tayo po ay mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo.